Nakakalungkot dahil may isa na naman tayong tenant ang mamamaalam sa ating unit ng apartment. Ngunit mas nakakalungkot ang iniwang mga dumi, sticker ni tenant. Pero syempre may mga worker naman tayo na tumutulong sa atin. Kaya yan, yung kaninang madumi, sobrang linis na ngayon. Ito nga yung madalas na tinatanong sa atin. Kung sakasakali daw ba yung may rental property ka at nadumihan tulad nung kanina, sino ba daw dapat ang magbayad? Mga ganong senaryo katulad nung kanina, hindi siya wear and tear. Talagang sinadya na dikitan at lagyan ng mga kuwanong anik-anik sa gilid, kaya nagmarka at hindi pa nila nilinis. Kaya dapat charge talaga yon sa mga renter. At dyan guys po pasok ang security deposit para naman sa ganun kung sakaling may worker ka at may materials ka na dapat gamitin sa iyong apartment ay hindi naman basta-basta nagiging unfair din sa atin. No? Tulad niya, may worker tayo, may materials na ginamit at halos buong araw nalilinis yan, pati yung ibang part pa niya na hindi na natin napakita sa video kanina. At para naman sa ibang landlord, huwag nyo naman abusuhin yung security deposit. Saktuhan lang naman yung hingin nyo, depende lang din naman sa na-consume. At ito na pala, nandito na tayo sa pangalawang apartment natin. Dahil nadaan na din naman tayo dito, pakita na rin natin. Ito nga pala yung unit sa taas. At kung makikita nyo sa dulo nito lagi may bintana dahil ito nga yung nasa edge. Meron na rin siyang pinto at ito may tiles na din, kulang na lang ng inidoro sa gilid. Bali yung mga railings niya, yan, may mga pintura na rin halos lahat sa kanila. Ang kulang na lang dyan is yung canopy sa taas, papakita natin next time. Yan, may pinto na rin yung kabila, almost malinis na. Kung mapapansin nyo, halos kamukha siya nung isang apartment natin. Ang pinagkaiba lang is yung apartment na to is 8-door apartment, 28 square meter lang ang bawat isa to 29 square meter. Samantalang isa, nasa 29 to 30 square meter. Nasa finishing stage na pala itong apartment natin. Bali, in just 1 month or 2 months, tapos na to. Currently ngayon, ginagawa na namin dito, kaya ako napadpad din dito, is kinecheck natin kung kamusta na pala yung pinapakabit natin water meter, no? Water tank at yung water motor tank na pinapakabit natin at pinapa-install. Ang mga nagtatanong pala, ano pala tong area na to? Ito po yung singawan sa taas. Or mas kilala din sa tinatawag na exhaust area. Sa mga nagtatanong paano ginagawa yung tanki natin, saka ko na lang po muna explain ulit dahil panibagong tanki po yung ginagawa natin. Pero kung gusto mo makapanood ng ginagawa nating mga tanki before, mabuting i-watch po yung mga vlog natin before na may kinalaman po, no, dyan sa paggagawa ng tanki dahil mahabang topic po yan. Marami rin nagtatanong sa atin kung mahirap daw bang kumuha ng tenant. Para sa akin, depende sa lugar nyo, pero para sa akin dito sa area namin, hindi naman. Dahil itong pinapaupahan namin, hindi pa po tapos, ang dami na pong nag-iiwan ng kanilang cellphone number para makapag-preserve sa unit na gusto nila dahil nasisilip din naman nila ito sa labas at pinapayagan sila paminsan na sumilip sa unang unit. Pero yun, para sa akin, depende sa lugar, kung nahihirapan pa rin kayo, panoorin nyo po yung vlog natin tungkol dun sa 10 reason, no, na kung bakit maganda or 10 sign pala na maganda ang lot na tatayo mo ng isang apartment. Guys, kung papansin nyo dito sa baba, may area po ng sa ilalim ng hagdan. Yung kalahati po niyan gagamitin po nating warehouse natin para mga cleaning materials natin malagay diyan. Tapos yung kalahati bibigyan natin dito sa dulong-dulong tenant para at least may space siya para sa kanyang motorsiklo at iba pang mga gamit niya na pwede niya ilagay sa labas. In the coming weeks po, magkakabit naman na tayo dito ng ating CCTV. Ganun lang din yung ginawa nating CCTV nung una nating apartment, no? By the way, yung kulay pala ng apartment na to, halos kakulay lang din nung una nating apartment. Kaya siguro, watch out nyo na lang. Stay tuned in the coming weeks kung magiging kamukha niya ba talaga. Watch out nyo po pala yung vlog natin this week tungkol po sa business permit ng rental property sa YouTube. Full video po yon, mahaba. Kaya po, stay tuned lang kayo para mas detailed na maintindihan nyo yung business permit na pinatayo natin dito sa ating mga rental property. Yun lang po, maraming salamat.